Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron tayong sasagutan ng mga practice problems from integral calculus, so indefinite integrals ng mga Node Geeks. And this employs algebraic substitution. Pero before that, shoutout muna kay Engineer Micaela Vitalicia. And I hope you all the best, Node Geeks, and more power sa karir mo. Alam ko magiging successful na civil engineer ka. And keep safe. Kita-kits na lang, Node Geeks. So, evaluate the integral of cotangent d theta all over 2 plus ln of sine theta raised to the 2/3. So, una, kumbaga kapag nakita kasi natin yung ano, yung expression na yan, so parang mahirap siya integrate. Pero kung alam natin na ang derivative ng ln ng sine theta is equal to cotangent theta, that becomes easy. So, for example number 1, we will let, normally kapag ganito, let u mo yung pinaka mas complicated when it comes to the given. And knowing na yung derivative ng ilalim, which is yung nasa loob lang, is cotangent theta, that will make it an easier to integrate. Kasi diba ang derivative ng ln u is 1 over u du. So ang derivative ng ln sine theta is 1 over sine theta times the derivative of sine theta, which is cosine theta. Cosine over sine, that is cotangent theta. So dapat guys, yung mga ganun, especially dun sa mga nagtatake ng integral calculus ngayon, so, dapat magamay nyo yung ganitong klase ng algebraic substitution. The U substitution. DU equals cotangent theta d theta. So, paano na natin matatransform yan, Sir IJ? So, knowing that this is DU, so this will now be transformed as DU all over U raised to 2/3. And since this is power, so pwede natin itong gamitan ng negative exponent. This will be transformed as the integral of u raised to negative 2/3 du. So, ano na mangyayari dyan, Sir IJ? So, ang mangyayari po dyan is we will use the power rule, integration of powers, that is the integral of x raised to n dx, that is equivalent to x raised to n plus 1 all over n plus 1 plus the constant c. Okay, so dito mag-add lang tayo ng 1, mga idolo. So, that will just be equivalent to u raised to negative 2/3 plus 1 all over negative 2/3 plus 1 plus c. Ang negative 2/3 plus 1, mga idol, ay correct. That is 1/3, Sir IJ. 1/3 itong nasa ilalim, i-divide mo, aangat siya, so magiging 3 na siya. 3u raised to 1/3 plus the constant c, and ibalik natin si u. Therefore, the final answer is 3 multiplied by 2 plus ln of sine of theta raised to 1/3 plus the constant c. So, ito na yung magiging final answer natin. Sir IJ, narito po kami. Ito po guys, equivalent yan sa 1/3. Dinivide lang ni Sir IJ, kaya umangat yung 3, and then ibalik natin sa u kasi naka 1/3 yung exponent niya. That's 2 plus ln ng sine theta raised to 1/3. Huwag nang kakalimutan si plus c dahil indefinite integral po siya. I hope that is clear, mga idolo. Okay? So, if ever may question man kayo, so, ayun lang. Comment lang, mga Lodi Geeks. So, welcome na welcome kayo sa comment section ni Sir IJ. Okay? So, ano next problem natin, Lodi Geeks? So, yung number 2, medyo madumi pala itong pambura to. Yung may pambura ka na isa. Saglit lang, mga Lodi Geeks. Madumi pala yung pambura. Ayun, so, ano yata ito? Sige, okay lang, burahin ko na lang maayos mamaya. Okay, next na. We will now proceed to number 2. Okay, so number 2 guys. So medyo pangit pala yung marker na to. Dapat hindi ganito yung ginagamit natin. So number 2, the integral of 1 minus 2 sine x all over x minus sine squared x dx. So ang gagawin lang natin dyan, kung alam natin na ang derivative nito is ito, medyo ano na tayo dyan, mga Lodi Geeks, medyo magkakaroon tayo ng, ay hindi, may mali pala ako sa given. This must be sine of 2x. Okay, sorry guys. My fault. So this is 1 minus sine of 2x all over x minus sine squared x. So let u natin, mga idolo, see x minus sine squared of x. Okay? Sir IJ, bakit yun yung nilet u mo? Kasi ang alam mo, derivative ng x is 1. So we have du equals 1 minus, ang derivative ng sine squared x, ganito yan. Applying power rule tas chain rule, so baba nun 2. Ito yung sine x, mababawasan na isang exponent, pero derivative pa ng sine x, which is cosine x, mga Lodi Geeks, dx. Kaya lang, applying the double angle identity,
let us recall that sine 2x is equivalent to 2 sine x cosine x, which means that this will now be transformed as du equals 1 minus sine 2x dx. Okay guys, I hope that is clear, in which this will now become 1 minus sine 2x, so that's du all over u. So alam naman natin na ang integral niyan is ln ng absolute value of u plus c. And then ibalik na lang natin, therefore the final answer is ln of absolute value of x minus sine squared of x plus the constant c. So yun guys, sana may natutunan kayo, or if ever man na refresh kayo ni Sir IJ sa mga ganitong klase ng indefinite integrals, especially yung algebraic substitution natin. I hope you all the best mga Lodi Cakes. Kita-kits sa mga next match tutorial videos ko, and have a great day. Bye-bye for now. Thank you.